Magandang araw mga kapuntos, at sa araw po na ito ay matatalakayin po ako sa inyo. Kamakailan lang naging trending yung post, yung homily ni Father Shano Ubod tungkol doon sa kanyang negative comment about sa sacramentals, kung saan may lumapit sa kanya, tumingin ng tulong, pero hindi ko alam kung tinulungan ba niya o hindi. Ang alam ko lang, sinabi niya na hindi mahalaga daw yan. No? Huwag daw mag-attach masyado. Kaya yan ang tatalakay natin sa oras na ito. Ito yung pangalawang record ko na. Kaya, discuss lang natin. Pakita ko lang yung video sa inyo. Ano yung turo ng simbahan at ano yung sagot ni Father Darwin dito. Kaya sa mga bago po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified po at video na ilalabas po po sa channel na ito. Kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapuntos, unang-una po, bago tayo makapagsimula, huwag sanang isipin ni Father Shano Ubod na tinitira ko siya sa episode na ito. Sapagkat ako'y magbibigay linaw lamang, lalo-lalo na sa mga parokyano na nakikinig o nanonood ng video na ito. Kaya kung updated man si Father Shano sa video na ito, huwag niyo po sana isipin, Father, na kayo ang tinitira ko rito. Pero ipinapaalala ko lamang po ang patungkol sa sacramentals, ito po ay katuruan ng Iglesia Katolika. Narito po. Bukod sa mga maaari nating gawin sa pang-araw-araw na pamumuhay, mayroon pang mga sandata ang simbahang Katolika na magagamit bilang proteksyon laban sa demonyo. Yan, so batay po sa naturang video, ito po ay nakuha ko sa Liwanag sa Dilim, no? Liwanag sa Dilim documentary. Documentary about exorcism. Sabi doon, ang simbahan ay nagbigay sa atin ng mga sandata laban sa mga demonyo. So mga demonyo ang kinokontra nitong ating sacramentals. Meron tayong tinatawag na seven ritual sacraments na yun ang espesyal na pagpapadama ng Diyos ng kanyang presensya sa iba't ibang yugto ng buhay. Pero meron tayong mga tinatawag na sacramentals na kahit labas sila sa seven sacraments, sila pa rin ay sa tradisyon ng simbahan maaaring magamit upang maramdaman natin sa isang continuous na pamamaraan ang biyaya na natanggap natin sa mga sakramento. Ayun po, so meron tayong katuruan na sa paggamit ng mga sacramentals para meron tayong mga sandata laban sa demonyo. Pero kamakailan lang ay meron pong nag-trending na post na video kung saan is humili po ni Father Shano Ubod, kung saan is hindi naging maganda ang kanyang komento sa about sa sacramentals. Panoorin po natin. Di man pwede nga magsige lang kayong magjika Ginoo, maubitan ng sige tagsunod anang mga kusog kayong mo healing, kusog kayong mo deliverance, kusog kayong ka ng mga exorcist, maayo man na. Pero kana na lang sa iyo imong gukuron, nga ingnon dahin ka pag bindisyon dihag asin, pag bindisyon dihag tubig, nga isablig na sa imong balay. Kung kana na lang sa iyo imong gukuron, sigag daan ng binaldi nga asin, siging daan ng ginalon nga tubig, siging anak ay malikay yung kus mga peligro. Ka, instrumento rana, pero dili na maoy tan-aon sa pagbuntog ni Jesus sa mga makasasala, sa pagbuntog ni Maria sa mga makasasala, wa siya magdagasin og tubig. Katong naglansang niya sa cross, gisabligan baguto ni Jesus og asin og tubig. Wa ang iyang gihatag gugma, pasaylo og pag-antos hangtod sa kamatayon, ang pagpaagas sa iyang dugo. Naabtay mo ingon ako, Drib, pabindisyo gasin ni siya pader. Ako ning pabindisyonan kay para ako ning i-sablik dito sa akong kwarto kay daghan kay kong kahibunan, maglisod kong tog. Nako niya, agwa na gibaligyang asin. Bahas na sa atong bindisyonan. Ingon ko nga, ayaw ana. Sakto man na siya.
pero ayaw diha ka-attach. Ayaw ka-attach ana. Sa uban ingon ako, Padir, gusto kita ako magpa-deliverance, pero layo man kay kustanan, layo man kay Father Darwin, layo man kayo mga exorcist. Kung saon manin ako eh, di naman ko katog. Ako sang giingnan, ay nalagkatog. Di siya niya, kung di na ko matog, mamatay ko pa din ako, kamatay lang. Ano man di ayaw, muato kas mga exorcist, muato kas mga tig-deliverance, di na gindi ay kamamatay. Yung siya kalain sa nimo pa din, lahi yung kanila, ikaw imog yung kumpatyon, ako ka na, muna'y sakto. Kaya ang kahadlok sa kamatayon, maunay unang timaan na ang yawa naghari sa imong kasing-kasing. Huwag nga nung di man tamudawat sa labing ubos, labi na ng mga criminals, hadlok tang mamatay, hadlok tang kawatan, hadlok tang daog-daogon, hadlok tang bugal-bugalan. Si Kristo niingon, bulahan kamong gilutos, bulahan kamong gibugal-bugalan, bulahan kamong gibugal-bugalan, paglipay kamo o pagsadya. Di ba naman na sa 8 Beatitudes, mo muna'y katapusan? No. 8 Beatitudes ba? Mateo chapter 5. Niya, purti mo na itong likay mo ng kuha ng mga asin, mga lana, mga panapton, halapahi, diri, halabugkos, giyuskuhan, sawit, anang uban pa diya. Di man na siya sayog. Pero ma-attach na kaana, gitawag na nasan siya o fanaticism. Fanatic na ka. Di na na faith. Kahimo na nang gihimong anting-anting na majiko na ko pagwaktang ang mga kadautan sa kong kinabuhi, pinaagi ni ini, padir, pandungi ko sa imong kamot. Na kung ano man, na ako'y cancer, na kumaintag ma stage 4. Uy, simba ko, padir, simba ko na ko. O, ito na. Labaw pa nas cancer ang imong kahadlok. Kanang imong kahadlok, labaw pa nas cancer. Muna, daiga ang Ginoo Jerusalem. Ang makadaigras Ginoo ang kanang way kahadlok. Nga naman, the Lord is my shepherd. Sa mahingan, there is nothing I shall want. Bisag maglakat ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y gikahadlokan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Di ba? Psalm 93. Muna'y gisulti. Bisan pagpalibutan ko sa akong mga kaaway, imo kong hikyaran o lamisa, o imo kong pakanon, taliwala sa akong mga kaaway, ganahan mo mukaon ang imong mga kaaway, gadag pusil. Na anak, ha? Adto ka sa Israel karon, adto ka sa Gaza, siging binumbahay, ganahan pa ka maglutog humba. Niya kaon na kagmayong, kalami, ya, sige, buto-buto, dab, sige, anab, galibot, imo kay, ganahan pa ka mukaon. Basaha ang kinabuhi sa mga martyrs. Sa dihang gitorture sila, nagsigi sila daig sa Ginoo, nagsigi pasalamat sa Ginoo. Bisa na nga to mismong unang santo, si San Lorenzo Ruiz, sa dihang gitorture siya, niingon pagit siya, bisag tagaan pa kung usa kalibo ka kinabuhi, balik-balikon ako sa paghalad sa Ginoo, niining paagiha, nawa ang iyang kahadlok. Nga naman, andam siyang muhigugma sa iyang mga kaaway. Kanabitang niingon si Kristo, higugmaa ang inyong mga kaaway. Love your enemies. Kanang enemies, mauna ang mga least ones na ay asawa mo, ingon ako, Padre, di naging matabang ang akong bana. Sukad sa unang adlaw sa among kasal, hangtod karon pulos kasakit ang gihatag. Migrabe na gyud, Padre, kay nanakod na sa among mga anak ang kagubot. Kaya ang among anak na dagko na, naglibog na kinsay sundo na among duha. Mauna, Pader, ako na lang gining hunongo ning kami niyo una, hapit na mo 40 katuig. Naku ha, hapit na ka mo 40 katuig, imo na nung hunongon. Nisa di na matabang, Pader, nigrabe na. Naku, basig ikaw mo'y nigrabe, dili ang imong bana. Ika'y nigrabe, ang imong, sabahin, ang imong pagka-selfish, ang imong pagmahal sa imong kaugalingon, ni grabe na. Maunang di nakaganahan na way magmahal nimo. Ang gustos Ginoo, selfless. Selfless. Kanang dili nakamaghunahuna sa imong kaugalingon, ihatag ang tanan ngadto sa imong bana.
hasta na nang imong lawas nga iyang kulatahon, ipakulata, kanang imong kwarta nga iyang iwaldas, ipawaldas, kay bulahan kamong mga kabos. Kanang imong mga anak nga ni kontra nimo ang uban, dawata, kun ila kang ludan o patid-patiran, dawata. Hilak na siya, di madapad yan ako, yawan on ka. Pagkataon-taon na naman, mayawa na ikuan ni padin ako, oh. Ang imong bana, padong na nas impirno. Ang imong anak, padong sa impirno. Karon kay naglagot naman ka, magkuyog buktan. Di ko gusto mato ko sa impirno. Maubitang mubuwag ko, kaya di ko gusto mato sa impirno. Haay mo nang buwagan, maimpirno na noon ka. May pag-imo ng higugmaon, kay malangit pa ka. Nagana man sa sige na mong istorya, nagana mo kasayag ang iyang naong. Hala, padir, no, mauday na. Nindot ba ya, padir, nindot. Ako niya, isa, ako ng pamalandungan. Ako, sige, ambot kag buhi, pabaturon siya. Okay ba? Wa na sa mo balik. Kanibitang ako, sige, tudlo din he. Ampo, alagad, antos. Mauna siya'y total package of faith. Mag-ampo ta, niya mo alagad sa ta, niya kung way epekto nga positive, muantos ta. Niya balik na sad, ampo, alagad, antos. Kaya naamang gina sila. Ang ubang ko nato, mag-ampo, nga wanay pag-antos. Dili, oy. Mag-ampo ta, nga makapadayon ta pagsunod ni Kristo, bisan pag naay mga pag-antos. Gani, ang nindot yun, malipay tag naay pag-antos, kay makapadligon, makapalawong na, sa atong pagka-Diyos nun. Yan, dahil po doon sa video na yon ni Father Shano Obod, sumagot si Father Darwin gamit ang kanyang account. At ito ang sabi ni Father Darwin, na I prefer to march with the church than to walk alone with my theology. Ibig sabihin, siya ay sumasagawa kung ano ay tinuturo ng simbahan. At hindi siya nagsasagawa ng kanyang sariling theology. Next, sabi niya, sacerdos means giver of sacred things. Dili unta tamuhikaw sa mga katauhan kung mangayo sila og blessing sa ilang mga sakramentas, padre. Tagalogin ko ha, huwag sana nating ipagdamot sa mga tao kung sila hihingi ng blessing para sa kanilang mga sakramentas, padre. Ug atong giyahan sila sa pagduo sa tinubdan sa grasya nga mao ang sacraments, at atin po silang gabayan para sila ay lumapit sa grasya na nasa sacraments. Kung kita nanginahanglan og tabang sa mga tao, naa sila kanunay. Kapag tayo ay humihingi ng tulong sa mga tao, andyan sila palagi para sa atin. Apan kung sila nanginahanglan na nato, ato lang dayon silang balibaran, bisan sa kagamay sa ilang hangyo, sama sa pag-bless sa ilang sakramentas. Sabi niya, kung tayo ang humihingi ng tulong sa ating sa mga tao, sa ating mga parokyano, nandyan sila palagi para sa atin. Pero kapag silang nangangailangan ng ating tulong, tatanggi ba tayo kahit na konti lang naman yung kanilang hiling na mabless ang kanilang sacramentals? Sa Diocese of Tagbilaran, gidasig na ang tanang mga kaparian nga mubless sa tanang sacramentals o kana-anak-ana na butang sa among gamay, monthly God of the Mass. Ayun niya, sa Diocese of Tagbilaran, inihikayat na ang lahat ng kaparian na mag-bless ng lahat ng sacramentals. Ha? At yan ay nakalagay na sa aming monthly guide of the Mass. Oh. Ito pa, cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Official statement of the Church on sacramentals. Anong sinasabi ng Iglesia Katolika po tungkol sa mga sacramentals? Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1667, ang sabi ay ganito, Holy Mother Church has moreover instituted sacramentals. So ang Iglesia ang nag-institute ng sacramentals. These are sacred signs which bear a resemblance to the sacraments. They signify effects, particularly of a spiritual nature, which are obtained through the intercession of the Church
By them, men are disposed to receive the chief effect of the sacraments, and various occasions in life are rendered holy. God bless you, Mary loves you, Padre Shano. So ito yung mensahe ni Padre Darwin sa sinabi ni Padre Shano. Tama naman. Pag tayo, kailangan natin ng tulong ng parokya. Ang parokya ay nandyan palagi para sa mga pare. No? Pero napaka hindi naman maganda na kapag ang parokya nang humingi ng tulong ng pare, tatanggihan. Hindi po maganda na tanggihan, lalo na kung ang hinihiling naman is blessed. Wala kasi ibang gagawa niyan, pare lang po. No? Kaya dahil dyan, si Father Darwin sa kanyang isa sa mga live niya ay tinakil niya yung ganyang issue. Ito, panoorin po natin. Hello, kumusta na po kayong lahat, mga kapatid? Punta tayo sa hapunan with our fellow diocesan priest, mga kapatid. At kumusta na po kayo? Ngayon lang tayo nagka-live at ang ganda ng mga talk natin patungkol sa Sacrament of Healing. So, mabisa at ina-highlight ng ating mga speakers ang mga bisa ng mga sakramento. At lahat ng pari po is an instrument because they are instrument of healing. All priests are healers. Yan po ang sinasabi sa ating mga speakers, mga kapatid, dahil sa sacrament po. Grabe talaga. So, yung in-elaborate natin sa punto por punto ay ni-reiterate lang sa mga speakers natin. At yung cares, malinaw na malinaw yung cares, mga kapatid. Kahapon, may pumupunta sa atin at close sa ating kaibigan dito sa chancery natin, sa kapatid pala, sa isa sa mga nasa chancery natin, mga kapatid. Meron siyang iniindang karamdaman dito sa likod. Sinasabihan ko siya na you should receive the sacrament of confession po. Matapos po, binibless ko yung mga sacramentals niya. At pagkatapos ng blessing ng mga sacramentals, mga kapatid, ginagamit ko sa likod niya yung exorcism oil. Katanggap na siya sa sacrament. At sinabihan ko sila ilan na yung mga linapitan ninyo ng mga albularyo. Mga dalawa yata. At kumusta yung likod mo? Masakit pa, Father. Masakit na masakit. At sabi ko sa kanya na you need to receive the sacrament of healing, confession, anointing of the sick, and then the Eucharist every day. Kung wala ka ng ginagawa sa buhay, sa bahay ka lang, receive the source of healing, the Eucharist. Si Kristo na po yun. Kung naniwala ka na si Kristo na po yun, siya po ang totoong persona po yan. Hindi yan ordinaryong tinapay. Totoong persona po yung tinatanggap mo, the source of healing. At yan ang payos ko sa kanya, sa kanila. Pagdasal kayo ng rosaryo every every night po. At punta kayo sa pari ninyo. Dahil yung pari ay may kapangyarihan dahil sa sacrament na kanyang maibigay sa inyo. At sabi ng mga speakers natin, we are not only administrators of the sacrament, but we are in persona Christ, representative of Jesus Christ, mga kapatid. At ang nangyari, mga kapatid, grabe talaga. Before sa sacrament of healing, before sa prayer of the church, yung kapatid ni Ate Jessica na bumibisita sa atin, ay nawala talaga yung sakit sa likod niya. Sabi niya, Father, nawala. Nahirapan pa ako sa paglakad ko papunta dito. Kung ma-realize lang ito ng mga pari, yung prayer of the church, yung deliverance prayer, sacramentals po yun, at yung holy and exercise oil, lahat ng pari po pwede makabless. Lahat ng pari po, just buy po deliverance prayer,
book, Catholic Handbook of Deliverance Prayer ni Father Sikiel, lahat ng pari makabless sa mga sacramentals po. During deliverance po, alam nyo ba, nag-react yung babae, yung asawa niya, nag-react talaga. Nanginginig at parang lalabas yung boses, no? At anong nangyari mga kapatid? Nawala yung sakit sa likod ko, sabi niya. So kung matutunan lang ito sa mga pari, matutunan lang ito sa mga kapatid natin na mga Katoliko, they will go to the priest rather than to go to the albularyo. So sa mga pari, na mga kapatid kong pari na laging sumusubaybay sa ating programa, ako po ay na-amaze dahil ang mga pari ngayon na kasama natin sa retreat ay laging sumusunod sa ating programa and they buy Catholic Handbook of Deliverance Prayer kanina. At sabi niya, Father, bumibili na po ako. Ako po ay natutuwa, lalo-lalo na yung mga batang mga pari na bumibili ng mga aklat patungkol sa deliverance. Lahat ng pari po, kahit hindi exorcist, pwedeng-pwede magamit niya yung deliverance prayer. At salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars, no? Yan po, in-empower natin lahat ng mga pari at laming... kanina, ang daming nag-invite sa atin, papuntahin tayo sa diocese nila. Huwag kayong mag-alala dahil sa abot ng mga makaya natin, i-empower natin lahat ng mga pari. The healing is not from Father Darwin. The healing is from the sacrament instituted by Jesus Christ and from the sacramentals instituted by the Church. So yung sacramentals mga kapatid, yung holy and exercise water, yung holy and exercise oil, yung holy and exercise salt are sacramentals instituted by the Church. Kahit merong mga pari na hindi pa nila lubos na unawaan ang spiritual significance nito, patuloy lang tayo mga kapatid. I prefer to march for the Church rather than to walk alone with my own theology. So hindi natin ipagkait yung mga sacramentals ng mga kapatid natin, lalong-lalo na yung mga Katoliko. Kapag hindi mo yan i-bless yung mga sacramentals na yan, pupunta yan sa mga albularyo. Spiritual risk po yan. Dahil ang daming mga albularyo na nag-renounce sa kanilang mga occult prayer ay nag-react talaga. Sa prayer ng simbahan, sa sacramentals ng simbahan, mga kapatid, hindi sila na-convince sa Catechism of the Catholic Church. Kailan sila na-convince sa sacramentals of the Church? So, wag nyong i-underestimate po yung kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang simbahan. Because the Church is the pillar and the foundation of truth, mga kapatid. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. At ako po ay natutuwa dahil ang daming mga binatilyo na mga pari na very interesting sa ministry ni Kristo po. At handa po tayong magbahagi nito dahil ang dami na hindi lang mga laigo, pati na yung mga pari. Kaya nga, ang daming nagpa-picture sa atin. No? Because we promote the ministry of Jesus, we never promote our own theology, our own reflection, our own theological idea, but let us promote the official teachings of the Church, mga kapatid. Huwag natin i-promote yung personal natin na opinion, then all opinions are equal with the absence of evidence. So mga kapatid, patuloy lang tayo, let us continue propagating the truth of our faith. No, huwag tayong mahiya mga kapatid at huwag din may mag-sorry dahil we preach the gospel, we preach the truth, no? Dahil hindi yan makasama sa atin. Yan po ang kinakailangan natin lahat mga kapatid. Amen? At andun na sa yung mga kasamahan natin dun sa restaurant na kakainin namin. Hindi lang ko magsasabi kung saan. Basta kakain kami ngayong gabi dun sa isang restaurant. At ngayon lang tayo naka-live at ang daming refreshment na ating natanggap sa retreat natin ngayon.
At pwede ra ba, may nagtanong na ako ang mag-renounce kay busy man ang akong mga anak. So dapat buong pamilya po mag-renounce, ha? At ang aking pinsan, si Michelle Babatuan Samuya is watching. At si Dalin Maputi, amen. No? Umabot ng 1,000 stars ang nagpadala natin. Salamat po. At si Margoya, amen, praise the Lord. Lourdes Arnibal, maayong gabi, Father. God bless. At si Bernarda Barsabal, amen. Lynn Bonita Iguna, Bilya Kowe Comer, no? So kanina mga pare na kasama natin sa retreat ay lagi pa lang sumusubaybay sila sa punto por punto at hinihikayat nila yung mga parokyano nila, yung mga kaabag nila, yung mga lay ministers nila, yung mga katekista nila na laging sumusubaybay sa ating programa dahil dito sila naging matatag sa punto por punto kahit nandun lang tayo sa Bohol, mga kapatid. Ang grabe talaga. Grabe yung mga sumusubaybay at nabigyan ng enlightenment. Ang dami mga pare na lumalapit sa atin na sabi nila, marami kaming natutunan, Father, sa day-to-day na vlog mo. At lubos po kaming nagpasalamat. Pati yung isang obispo lumapit sa atin at nakakausap natin na papuntahin tayo sa kanilang diocese. Welcome na welcome po. To empower the people of God and to empower also the priests, the hierarchy. Dahil ako po ay convinced na ang kapangyarihan ni Kristo ay 100% binibigay niya sa kaparian natin. At yan po ang magandang balita ko sa inyo. At hindi lang yung mga pare nagka-appreciate, pati na din yung mga ibang sekta po nagka-appreciate na sa sacramentals. Ma-share natin yung sacramentals sa kanila, pero yung sacrament ay hindi natin ma-share sa kanila unless they will return to the true faith founded by Jesus Christ, mga kapatid. At lubos po tayong natutuwa dahil ang dami ng mga naabot natin using social media po. Kahit nakalakad lang tayo dito sa isang mall, no? Marami pala. Yung nanay ko, Father, sumusubaybay sa'yo. So, wow. Salamat sa Diyos. Dahil ang dami ng mga tao na na-empower sa katotohanan po. Na-empower sa katotohanan po. May tumawag. At si Laura Nakua, nanonood sa atin. Si Lunita Daniel Orque Amirul at si Gerson Gomez Oda. Behold, Father, kaalam bigat din sa video ni Father Shano about sacramentals. Yes. In-explain natin, mga kapatid, dahil marami naman pa rin na hindi in-underestimate lang nila yung sacramental. So, totoo naman na hindi dapat gamitin ito for anting-anting. So, that's the reason why we give a catechism for the people of God so that it will lead them to the sacraments. Kaya nga pinupromote natin yung cares. At yan po ang highlighted na event dito sa ating retreat ngayon, yung cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Pero yung sacramentals talaga ay kulang tayo niyan. At dahil sa vacuum niyan, ay yung mga kapatid natin ay pumupunta na sa mga albularyo po. Hindi po maganda yon. So, dapat din makatikais kaming mga pare sa ang daming mga albularyo hindi ko na-convince sa catechism ng Catholic Church. Pero kailan silang na-convince nung ginagamit nila yung holy and exercise oil, na wala sila sa sarili at nagsasalitan ang mga demonyo sa kanilang katawan. So, mga kapatid, there is the wisdom of the church why he instituted the sacramentals po. Okay, si Jibraski Bono, Padre, sa Danau pod unta, ari ka? So, ang daming hindi ko na kaya lahat na say yes, pero huwag kayong mag-alala, kaya nga nag-live tayo para to empower the people. Kung hindi man ako makarating sa inyong lugar, okay, mag-alala lang, dyan naman meron namang pari sa inyo. So kung dadalo tayo sa isang lugar, mga kapatid, hindi naman tayo mag-healing because all priests are healers. At yung pag-evangelize natin is also a healing. Catechism is also a healing, mga kapatid.
At si Melanie Hernandez, hello Father, good evening, watching from Iloilo. Pwede bang mag-self-deliverance ako? Saka pwede ako mag-deliverance sa family ko kahit ako ay bunso. Thank you po. So i-catechize mo muna yung ano mo, yung tatay mo, kapatid. At kung ayaw talaga niya, last resort na po yung nanay mo at ikaw din. I-catechize mo yung buong pamilya at yung tatay mo, and then receive the sacrament before doing deliverance, mga kapatid. Para nasa estado tayo ng grasya. Si Lilia Fabo Ornopia, salamat Father, maliwanag ako sa kamatuuran. Charlotte Sinon, mayong gabi Father. Si Priscilla Bako, Father. Si Yung Sok, mayong gabi Father. Idol Father, si Yang, si Bibi Itaw Tutor, good evening Father Darwin, watching from Tagum City, Davao Norte. So maraming mga kaparian dyan sa Tagum City, mga kapatid, na ating na-meet kanina. Si Hijen Ong Filia Yong, good evening po. Charlotte Chances Alvarez, true po yan, dami talagang albularyo. So dapat na ma-educate natin yung mga kapatid natin, at sa pamagitan i-share nyo yung mga sacramentals, mga albularyo po. Yung mga walking possessed ng mga albularyo ay mag-react talaga sa mga sacramentals na yan. Ching Daog-Daog, wagas, mayong gabi, Father. Unta, makaadto ka diri sa Alabel, sa Ragani Province. Puhon, kung itugot sa Ginoo mga kaigsuunan. Si Dilin Montajes, no, si Arlet Banaag Bangkong, si Yo sa Taguluan, Father. Si Ilya Marie Estro, og si Arlet, no. Si Jonathan Yano, nagpadala natin ng stars. Salamat sa mga nagpadala sa stars. Maabot na 2,000 stars po. Ngayon tayo naka-live, mga kapatid, dahil ina-absorb natin yung mga magandang natutunan natin sa retreat natin. Ang dami nanonood ngayon, umabot ng 600, almost 700, mga kapatid. At si Niliram Omilia Bukod, good evening Father. Si Mitch Berth, makasuruyin ta ka dari sa Buena Vista, Bohol, Father. Sa Inabanga, may schedule tayo this coming November po. Sa Pasanan, Inabanga, meron tayong talk dyan. Malapit lang siguro yan sa Buena Vista, no? Si Kayla Kazama is watching. At si Leo Aguilar Gahi, mayong gabi, Father, watching from Bacolod. Marami mga pare na nag-attend sa retreat natin. Si Aites, si Ricky Hiramil o Masdang, madala natin ng 50 stars. At si Ricky Lucino Orcolio, madala ng 35 stars. Si Wilson Galios, hello Father, pwede ba linya ang deliverance prayer by Pope Leo to change in words hindi directly towards the devil? Pwede, as long as hindi imperative, intercessory. Yung imperative element, haluan nyo na i-change nyo sa intercessory statement. Yung si Brother Eric Romero, kita-kita tayo Brother Eric sa ating meeting sa mga official, national official dun sa ating Diocese of Tagbilaran po. At si Arcon Conrad the Shooter, si Kuya Concon, Father Concon sa Diocese of Dumaguete, bukas Kuya Concon mag-gathering tayo sa mga classmate natin. Si Lillian Sanchez, good evening Father Darwin, Butuan City. Kupadre ako, maraming mga pare dito sa Diocese of Butuan. At nakita ko din si Bishop Ming Almidilla, mga kapatid. Nakapag-picture po tayo. At si Aites, napadala ng 35 stars. At si Sky Scripper, Father, mayang gabi, watching from Davao City. Asa ta pwede makapalit sa deliverance book sa St. Paul's? Chima Batilcilia, Batilcila Baro, gandang gabi po. At si hi, hello Kuya Bro, si Father Concon. Yes, Father, see you this December. Si Severina Lapis BE po, watching from Matabaw, Subigo, no? Matabaw, may talk tayo sa Matabaw po, no? So umabot ng 2,000 stars. As Brother Wendell Talibong, ating idol at professor, nanonood sa atin, magandang gabi Brother Wendell. At si Carmen Basilan, maraming mga pari sa Osamis, Brother Wendell, na
nagmumusta sa iyo din, no? At magpa-picture sa atin kanina. At si Emeline Berry, Pinira Rasilio, hi Father, kumusta? Si Grita, Martil Jimenez, good evening Father, watching from Immaculate Heart of Paris. So, umabot na 2,000 stars. Salamat po sa mga nagpadala, mga kapatid. Nakain na po tayo ng panghapunan dinner. God bless po. Fighting Maria, attack safety with a humble heart. God bless. At yun po ang video ni Father Darwin, kung saan is kanyang in-emphasize at ipinaliwanag kung bakit kailangan talaga na tayo ay magkaroon ng sacramentals. Hindi bilang anting-anting, ha? Kundi bilang protection laban sa mga elemento at masasamang espiritu. Yung sa ibang tao, hindi naman kailangan sacramentals dun eh. No? Ano lang, sa mga demonyo, limbawa yung inyong kwarto ay kinakalabog na hindi nyo makita, hindi nyo malaman kung ano ang dahilan. Wala naman tao. Kailangan nyo yung sacramentals dahil ang mga espiritong masama ay naaalibadbaran sa mga sacramentals. Okay? Ito po si Jando Alabado na sabi po sa inyo na parating sa katotohanan, kailangan talaga at ipag-usapan straight to the point. Maraming salamat po.